Hello everyone! So welcome to this channel. So this channel is all about hamster keeping or yung mga journey o mga bagay na natutunan ko pagdating sa pag-aalaga ng hamsters. Stay tuned guys at marami pa ako ituturo sa mga susunod na vlog. Pero by the way guys, I'm 3 months pa lang in hamster keeping at sobrang dami ko na natutunan. At marami din ako na-commit na mistake, especially nung umpisa ako nag-aalaga ng hamster. So let me tell you the story behind it. Paano ba talaga ako napunta pagdating sa pag-aalaga ng hamster? The very reason kung bakit talaga ako bumili ng hamster because it was intended para irigalo ko sa pamangkin ko. But it turns out na ako pala yung mas na-inlove sa mga hamster kasi ang cute talaga nila at sobrang stress reliever. Bumili nga ako ng hamster dun sa SM North. Ito yung mga ginawa ko. Una, punta ako sa hamster. Wala pa akong alam about hamster. Napumunta lang ako sa store kasi nga gusto ko kasi ang cute nila. Feeling ko madaling alagaan, maliit lang naman sila at saka low maintenance lang naman talaga mga hamster. So pumunta ako doon and I asked the store manager that time ano po may maganda hamster dito. Pero ako, kahit may nagtanong ako ano magandang hamster, isa yung nakita ko talaga doon na nag-caught na attention ko, which is yung teddy bear hamster, yun yung nakalagay doon. Sabi ko, cute naman ito, teddy bear hamster. Doon ko nalaman na ang teddy bear hamster pala is a Syrian hamster. So, sabi ko, sige, I want this one. Ganyan. So, maraming hamster doon. May parang Roborovsky pa ako, which is ngayon ko lang nalaman na Roborovsky pa lang yun. Yung mga CDH at different types of hamster. Pero yun nga, napunta ako sa Syrian. Okay? So, ang ginawa ko, bumili ako ng dalawa. Okay, so alam nyo na, yan yung unang-unang naging mali ko talaga. I bought one pair ng Syrian hamster. Feeling ko kasi, malulungkot yung alaga ko kung walang kasama. Pero, yun yung number one mistake na nakomit ko. When you are owning a Syrian hamster, it is a must na matutunan po natin na ang Syrian hamster ay very solitarian. Different types of species may mga iba't ibang characteristic. But in my case, yung Syrian hamster, solitary. Pag solitary, they want to live alone. Okay? Mas masaya sila sa buhay nila na mag-isa. O diba? Kung ikaw hindi mo kaya mag-isa, sila. Kayang-kaya nila mag-isa. Ano mangyayari if you cage them together, dalawa? Possible mangyari, magpatayan yung dalawa. Or mas stress yung isa at manghina at magkasakit talaga. Which happened to my hamster. Si Teddy at si Bear, napatay ni Bear si Teddy. So, patay. Okay, which is yun yung unang-unang mistake na nagawa ko. Dalawang hamster pair agad yun. Tapos male and female pa, so possible mag-breed talaga yun. Malalaman nyo sa mga susunod na vlog ko kung bakit hindi rin okay na maging breeder ka agad na nagsisimula ka pa lang sa pag-o-own ng hamster. Maraming factor ka dapat i-consider talaga. So pangalawa, nakabili na ako ng dalawang Syrian hamster. Saan ko siya ngayon ilalagay? So ngayon, sabi ko, ano kayong magandang cage sa paglagyan dito? Nakakita ako ng mga cage doon. And nag-resort ako doon sa pinakamalaking cage na nakita ko. At ito ang itsura niya. Bang! Ayan, nakikita nyo ngayon sa picture na yan. So, dyan sa picture na yan, tatlong floor yan. Diba? So, sa piling ko, malaking-malaking na talaga siya. Pero, doon ko rin natutunan na sa pag-consider pala ng cage, napaka-importante, pahaba siya kaysa sa pataas. Okay, so anong mga maging mali dito sa cage na to? Unang-una, yung size niya, yung square area niya. Ang minimum ng square area para sa Syrian hamster ay 360 square inches based on Google. Okay, at saka pag sinerge mo talaga yan, yan yung pinaka-minimum requirement. Actually, may nakita pa nga ako 24 by 12 inches, which is ligwak talaga yung nabili kong cage. Okay, and pag Syrian hamster o mga hamster, mas bigger, mas better talaga para sa enrichment talaga ng mga hamster natin. So, yun yung pangalawang common mistake ko. Una, pair. Pangalawa, yung cage. And, dun sa cage na yun, merong wheel doon. Sobrang liit. Ganito itsura. Yan. So, yung wheel na yun, hindi pala ang cope para sa Syrian hamster na binili ko kasi nga, meron ding requirement sa Syrian hamster pagdating sa wheel, which is 21 cm and above. Actually, 21 cm, nag-arc na nga yung likod na yan eh. So, always remember, pag nag-arc na yung likod ng hamster nyo, gumaganyan na. Ibig sabihin, possible mag-cause ng bone injury talaga yan sa likod nila. So, napaka-importante, you provide bigger wheel. So, ngayon, meron akong wheel na ganyan. And also, ano pa ba mga ginawa ko? Siyempre, sabi ko, ano pa po ba yung kailangan ko? Ganyan. Sir, kailangan nyo po ng beddings. Yan. So, bumili ako ng bedding. Alam nyo po ang binili kong bedding? Yung bedding na gawa sa
find, which is Daro, yung brand. Yung Daro bedding na yun, paggawa sa pine, hindi siya okay kasi may mga chemicals yun upon process wood yun eh. And pag nalanghap, lagi na mga hamster mo yun, pwede mag-cause ng respiratory diseases talaga sa kanila. So anything na bedding na made of pine woods, X yan. So yun yung mga mali na nagawa ko talaga in hamster keeping. So ano ba yung mga safe na mga bedding na natutunan ko? So meron tayong mga paper bedding, yan, safe talaga yan. Meron din tayong aspen bedding, which is okay, or anything na wood na made on birch, ganyan, pwede rin po yan. So, i-consider nyo po yun when you are going to have a bedding. So, just to recap, guys, yung mga common mistake na nagawa ko na huwag nyo nang gagawin. Una, never keep two Syrian hamster or more together in one single cage. Dapat isang Syrian hamster lang per cage talaga. Yun talaga yung napaka-importante. Pangalawa, pagdating sa cage size, napaka-importante i-consider natin yung size niya. At least 360 square inches o mas bigger, mas better talaga. Pwede kayong mag-bin cages. Dito sa Philippines, usong-uso yung mga ganito. Mga bin cages na ganyan. So, mura lang din naman yan. Actually, mas mura pa to kaysa dun sa cage na nabili ko noong una. And pangatlo, yung wheel size, napaka-importante ng wheel size talaga pagdating sa hamster, especially if what type of hamster. Sa Syrian hamster, 21 cm and above. So, take note of that. In my case, I have this yan. Night Angel wheel. Pang-apat is, of course, yung bedding. So, ang pinaka-cheapest na pwede, mga Emily, yan, Sand Dog, yan, pwede yung mga yan. Pero, i-bistayin nyo na lang para mawala yung mga dust particles at hindi nila malanghap. Pero if you have budget, go for aspen wood beddings at paper beddings. Okay? Lahat yun naging experience na for me and lesson learned talaga. Na kailangan din, especially if you don't own any hamster yet, kailangan mag-aral ka muna. Okay? So, I really encourage everyone to really study further pagdating sa alagaan mong hamster, especially kung anong type of hamster yung alagaan mo. Kasi, if you're really a pet lover, if you really love your pets, you will really consider yung welfare din talaga ng inalagaan natin. Hindi lang naman yung toys lang na parang, oy, cute lang nila, ilagay lang natin siya dyan. So, we really have to provide the best also for our hamsters. So, I hope marami ako na-share sa inyo na hindi nyo na rin makommit yung same mistake na nagawa ko, diba? Namatayin pa ako ng hamster. Mas napagastos pa ako. Mas nabili ko yung mga dapat hindi ko na pala dapat binili. Yung time din, diba? And that, of course, hindi ko na ibibigay yung best para sa hamster ko. But again, it's all a lesson. Okay? At ngayon, kung sakaling na-commit mo na rin yung same mistake na nagawa ko, gumawa tayo ng action. Okay? Gawa tayo ng action na talagang ma-provide talaga natin yung best para sa hamsters natin. I really want also to educate people na pagdating sa hamster keeping, hindi lang yung basta nag-alaga ka. You really have to consider a lot of factors talaga sa pag-alaga. And I hope sa mga susunod na video na i-vlog ko po sa inyo is marami pa akong ma-share sa inyo regarding sa mga natutunan ko po and experiences ko pagdating sa hamster keeping. So, stay tuned po and don't forget again kung nagustuhan niyo tong video na to, to like and subscribe to my channel. And of course, follow niyo po ako sa Instagram, which is Tiny Little Pouch or yung Hamster Diary. At doon ko po pinupost yung mga cute na hamster na alaga ko. Dalawa lang naman sila. Please also like yung Philippine Hamster Keeper na page. Kasi sobrang dami ko din pong natutunan dyan kila Sir BG, kila Victoria Rachel, International Vlogs, yan. So, follow nyo rin po yun, isubscribe nyo rin po yun kasi sobrang dami nyo rin po talaga matututunan yun. Maraming salamat po and soon introduce ko naman po sa inyo ang aking mga alagang hamster ngayon. Okay? So, thank you so much and God bless everyone. Happy hamster keeping. Hooman! Bye!